guys, room. Yay. Sa hotel. And then, wala lang. Maganda. Maganda, no? Mura. Magkano to? 4K? Oh, pwede na. Ganda. Tapos may paganito pa, oh. Yan, o, diba? Magsushow tayo dyan mamaya. Ay, mamayang gabi. Bo! Aba, dun ka matutulog sa sala, oh. Tapos, ito yung CR. Ayan. Maganda, malinis. Yan. Meron pa ganito. Pwede ako mag-vlog dito kasi maliwanag. Maganda. Nagustuhan ko yung hotel na to, in fairness. Maganda rin yung pool nila. And then, anong gagawin natin? Ito nga pala yung aking nails. Ito yung, kung naalala niyo yung last video ko, yung Shopee Sulit Buys. So, nirecommend ko sa inyo ito. Hindi ko actually mararecommend ang bongga. Ano siya, matalas siya. I mean, di ba, ang nipis niya kasi masyado. So, ang tendency, ang talas sa mga dulo-dulo niya. Kaya, kapag may mga kids kayo, baka hindi ko mararecommend ito sa inyo kasi baka makalmot niyo yung kids niyo. Kaya, ingat na ako eh. Kay Anika, ingat na ingat akong hawakan si Anika. Sabihin ko sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa mga pinamili kong swimsuits kasi yun nga lang din kasi yung mali ko. Kapag bumibili kasi ako ng mga swimsuits, hindi ko kasi sinusukat. Sobrang nagustuhan ko ito. Itong dalawang to. And actually, tatlo sila magpa-partner yan. Eh kaso nga lang, di ba parang over-over ka na sa ganito kung ipa-partner mo pa siya dito. So, eto, hiwalay na lang to siguro. Eto, nagustuhan ko. And sa Shopee to. Tapos, etong suot ko ngayon. Eto, saka eto. Tapos, di ba may panty siya. Ayan, nagustuhan ko rin yan. Kasi ang ganda-ganda rin niya. Maganda yung hubog ng boobsicles ko dito sa swimsuit na to. Saka dito, nakaka-sexy siya kasi nag-a-add on siya ng parang balakang mo. Kaya, Kaso nga lang, ang ayoko sa kanya, parang, alam mo yun, mumurahin lang yung tela niya. Kasi hindi masyadong maganda yung pagkakatahi niya. Kasi may mga ano pa siya eh, may mga sinusinulit pa siya. Ayan, katulad nito. Sa una, ang ganda-ganda nito kasi ang ganda ng kulay niya. Diba? Yung sinuot ko siya, okay naman siya. Kaso nga lang yung boobs ko dito, parang alam mo yun, parang pinipilit maipush, parang nakaluwa, ganun. So parang hindi maganda yung hubog ng boobs ko dito. Pero syempre, isusuot ko pa rin naman siya. Eto, okay naman to. Kaso nga lang parang flat na flat yung boobs ko dito. Pero kung hindi ka naman, alam mo yun, hindi ka naman nagpapasexy or what, basta swimming galore ka lang, pero gusto mo nang may konting show ng skin mo, yung back mo. So, pwede naman to sa'yo. Sa bench ko to nabili. Kung alam mo yung medyo conservative, kunwari, tapos alam mo yun, yung tummy mo hindi halata rito kasi nga black siya. 500 lang ata ito sa bench. Tapos eto pala, ang ganda ng kulay nito, no? Alam mo yun, ang social-social niya. Kaso nga lang, siguro hindi ko lang masyadong na-push yung boobsicles ko rito. So, kailangan pag sa picture, ipupush ko siya ng bongga, diba? Ganar. Pero, pinakanagustuhan ko talaga ito. Kahit na pangit yung tela niya, pero kasi maganda kasi yung hubog ng katawan ko rito. Kasi, diba, may mga ganun. May binabagayan yung mga swimsuits sa hubog ng katawan mo. Kasi nga, iba-iba kasi tayo ng hubog ng katawan. So, ako kasi, medyo malaki yung chan ko. Tapos, maliit din ako. Tapos, wala ako masyadong balakang. Pero, meron naman akong dibdib kahit papano. Doon na lang kayo mag-base. Para, di ba, malay mo magkaparehas tayo. So, ito yung pasok sa'yo. Yan, ito. Saka ito, sobrang nagustuhan ko ito. Saucy-saucy. Ayan, saka ito, maganda to pang cover up. Mas maganda to lalo kapag black. Black yung ano mo. Kaso nga lang, wala kasi akong black. Ngayon, ang agenda naman namin ay may tumatawa. Ano siya? Ayan. Tapos mag-cover up lang ako para hindi muna tayo revealing. Charan! Cover na cover, friend. Another lazy afternoon. The clouds covered in gray. Third coffee of the day. This is so asleep.
So now, pupunta tayo sa swimming pool! And this is our outfit ni Baniknik. Naka-rash guard lang si Annika kasi ayaw niya mag-swimsuit. Pinag-swimsuit ko siya. Ayaw niya kasi daw malaki daw yung chat niya. So, ito yung outfit natin. I got you, bro. Papamassage lang tayo kay Madam. Si Madam. Madam. Ayan. Si Annika nandun. May kalaro na siya. Finally. Pwede pa magmamassage ng chan lang. Da yung chan. Nakasakay kami ngayon sa, anong tawag sa ride na to, kuya? E-tribe. Ano? E-tribe. Ito yung ano, puso dito sa Boracay. 3, 2, 1 Arguing again, arguing about something so simple. Make it clear, tell me why you're running back to him. Feeling insecure, feeling like there's more to your character. Every tear that you cry is worth it in the end. But baby, tell me, how have you not figured it out? Wait lang.
Alright! So today guys, pag-uusapan natin ngayon kung ano ba yung mga tips ko or kung ano ba yung mga ginagawa ko para kahit nagbe-beach tayo or madalas tayong mag-swimming is napapanatili pa rin nating maputi ang ating skin. Wala tayong sunburn, wala tayong tan line, pakahabang oras, panahon na nababad ako sa beach. Pero at least yun na nga hindi tayo nangitin and at the same time wala nga tayong sunburn and wala man lang tayong tan line. So ano-ano ba yung mga ginagawa ni Miss Kel para nga naman hindi nga tayo magkaroon ng ganon? Okay, so mag-umbisa muna tayo sa mga tips paano i-prevent ang sunburn. So ano ba itsura ng sunburn? Ayan, ang itsura ng sunburn and talaga namang, alam mo yon, kapag kasi, ang ibig sabihin kasi ng sunburn, ito is isang sign na talagang nasira ang ating skin ng araw. So paano nga ba maiwasan ang sunburn? So syempre, pinakaunang-una is magsuot tayo or maglagay tayo ng mga sunscreens or sunblock. At ano nga ba pagkakaiba ng sunscreen sa sunblock? So any sunscreens, any sunblock ay pwedeng-pwede sa inyo kung saan kayo hiyang. Tapos sa ang sunscreen or sunblocks is hindi lang siya isang beses ilalagay sa isang araw. Ang gagawin mo sa kanya is reapply every 3 to 4 hours. But generally, lalo na kapag nasa beach or swimming, ay every 2 hours. So hangga't maaari kapag naliligo tayo guys sa dagat, ang gagamitin natin sunscreen is yung mga reef friendly. 'Di ba? Syempre nakakasakit sa kalooban na isa tayo sa mga kakasira sa ating kalikasan. Mag-comment nga pala kayo ha kung ano yung mga sunscreens na mga reef friendly para din makatulong tayo sa iba. And then, para maiwasan din natin ang ating sunburn is kapag lalabas tayo or pupunta tayo sa beach, ang oras na dapat nating iwasan ay 10 a.m. to 3 p.m. kasi ayan yung oras na talaga namang napakatindi ng alam mo yung pasiklab ng araw at talaga namang yun yung talagang nakakasira ng ating skin. Magsuot tayo ng mga rash guard, pero syempre, kung alam nyo yun, kung katulad ko kayo na mahilig mag-swimsuits or what, or mag one piece, two piece, ayan, mag-cover up na lang tayo. Wala eh, ganun talaga. And isa pa, magsuot tayo ng sunglasses. Hindi naman sa forma-forma lang yung sunglasses. Kasi kapag naka-sunglasses tayo, nakaka-filter siya ng mga UV lights. So at least, ang suotin yung sunscreens is SPF 30 pataas. Tapos, meron din naman kasi mga waterproof or mga water resistant na mga sunscreens para nga naman, di ba, kapag naligo tayo is hindi agad siya matatanggal sa ating skin. Tapos, hanggat maaari, hindi lang yung katawan natin yung nilalagyan ng sunscreen sa yung ears natin, yung lips natin, yung back natin, yung neck natin, tapos yung ibabaw ng feet natin, and especially yung face natin, of course. And syempre guys, ha, hindi lang porket pupunta lang tayo sa beach is doon lang tayo mag-aware ng sunscreens or sunblock. Mas mainam nga everyday kahit nasa bahay tayo. Lagi ko naman sinasabi sa inyo yon na lagi tayong magsusuot ng sunscreens. So, ito nga pala yung tanong nga, pinakatanong ng marami. Bakit po ang bilis-bilis kong mangitim? Alam mo yon parang 10 minutes ka lang nasa arawan, ang itim mo na agad. If you have a darker skin tone, more melanin, you tend to tan easily. The melanin brown pigment containing melanocytes spread out across the sun exposed skin to cover and protect the skin from more damage. So now, magdako naman tayo kung ano yung mga ginagawa para mapanatili maputi pa rin tayo kahit mahilig tayo mag-beach. So actually, ano lang naman yung mga ginagawa ko, hindi madami. Ang pinakaunang-una after mo mag-beach, maligo ka ng malamig na tubig. Pero hindi yung, alam mo yung tipong lalagyan mo ng yelo, hindi. Diba may mga temperature naman yung mga showers nyo o kaya naman sa gripo. So i-off nyo lang yung temperature nyo, gawin yung zero. Yun, ano na yun, malamig na siya actually. Ewan ko ha, sa amin kasi malamig na yung tubig kapag ganun. And then after that is, huwag nyong kakalimutan mag-exfoliate ng ating skin para maging, ano siya, maging newborn pa rin yung ating skin, pati yung fit natin, lahat guys ha. Tapos, huwag nyong kakaligtaan yung lips nyo kasi pati yung lips natin is na ano rin siya, syempre, na-expose din siya sa araw. So, kailangan mag-use tayo ng mga lip balms. Ayan. And of course, rehydrate. Drink water. So, mas maganda pang
mga ang tubig nyo is mag-squeeze kayo ng lemon. So, mas maganda yung benefit. Pero kapag wala naman kayong lemon, okay lang din naman. Basta ang pinaka-importante is huwag nyo kakaligtaan na uminom kayo ng tubig. Actually, yun ang pinaka-unang-una nyong gagawin dapat. O kaya naman kapag nasa beach kayo, maya't maya uminom kayo ng tubig. Ayun. Saka, alam nyo, mas maganda rin kasi pati yung inner nyo, nire-refresh nyo. Diba? Kapag uminom tayo ng malamig na tubig, alam nyo, nakaka-refresh, nakaka-good vibes, nakakatanggal ng init ng katawan para fresh. And then, after nyo maligo is, huwag nyo kakalimutang mag-moisturize. Yes, of course, yun ang pinaka-key. Lagi naman, ang moisturization talaga yung pinaka-key para sa pagganda ng ating balat. So, ang pinaka-the best dyan is gumamit kayo ng mga aloe vera gel. Yung mga snail gel, o kaya anything, basta gel. So, bakit Miss Cal, bakit gel? Kasi yung gel kasi is malamig, di ba? Pag nilagay mo siya sa skin mo, is nakakakalma siya ng ating balat. So, ano ba itsura ng gel? Ayan, ganyan siya. Nag-ano siya, parang after mong ilagay sa skin mo, is nagwa-watery siya. Parang alam yun, napaka-normal lang ng skin mo. Hindi siya mabigat sa skin. Yung parang hindi mo ramdam na may moisturize yung skin mo. And at the same time, marami siyang benefit. And of course, hindi lang sa body, pati sa face natin, and of course, sa ating leeg. Ang sarap! Ang lamig! Mag-comment kayo kung ano yung mga gels na nagamit nyo na, kung saan kayo nahiyang, kung anong brand ba kayo nahiyang. Huwag nyo kakalimutan yung kilikili nyong maglagay ng mga gels din. Speaking of kilikili nga pala, sa Dayonut pa rin naman yung ginagamit ko. Ayan, may iba't iba siyang variant. And ito yung pinaka-original niya. Tapos merong aloe vera, merong papaya. So, recently ang ginagamit ko talaga si papaya kasi nga meron siyang 3x brightening effect. Para yung kilikili natin is still maputi. Alam niyo naman, kahit hindi na-expose sa araw yung ating kilikili. Pero bakit ang itim-itim pa rin? So, si Dayonut is sobrang nakatulong sa akin. And alam ko sa inyo, marami din sa inyo, sobrang nakatulong si Dayonut. So, sa mga new viewers, ayan, itry nyo si Dayonut kasi talaga namang napaka-natural ingredients at all. Walang halong chemical. And, yun nga pala, marami din sa inyo na nag-comment, nag-tatanong, bakit daw namamako yung kilikili nila kay Dayonut. So, ganito kasi yun, guys, ha. Ito lang, ha. Sandalian lang to, ha. Or, kung gusto nyo, panoorin nyo yung video na yan. So, yun na nga. Ang pinakauna is, kailangan i-detox nyo yung kilikili nyo. Mag-use kayo ng mga clay mask. At, bakit nga ba? Bakit kailangan namin i-detox yung aming kilikili? Kasi kapag ikaw is mag-change sa natural, di ba, galing ka sa chemical-based na deodorant, is ganun talaga, guys, ang mangyayari. Mamamaho yung kilikili mo. Yung mga residue nun ay nandung pa rin sa pores. Yeah! Kaya kailangan natin i-detox yun. Gagamit kayo ng clay mask. Ito yung pores mo, di ba? Tapos nandoon yung residue ng chemical-based na deodorant mo. So, kapag kinlay mask mo yan, sisip-sipin ni clay mask yung mga residue na naiwan doon sa pores ng kilikili mo para malinis yung pores mo. Ayan. So, kapag malinis na si pores, ayan, pwede ka na mag-use ng natural na deodorant. Promise effective siya sa akin, hindi maitim yung kilikili ko at all kasi naghanap talaga ako sa Watsons ng tawas na hindi hassle ilagay. Kaya, till now, Dayonut. And huwag kayo mag-alala kasi nga may mga ganito na siya. Oh. May de-spray na, may roll-on, pero still may stick pa rin. Okay, back to our topic. Sorry guys, ang dami kong chinika. Basta, panoorin nyo. Yan na naman, may siningita naman siya. Basta panoorin nyo guys, ayan ay, sa Dayonut. Kung interested kayo, para maturuan ko kayo kung paano putiin yung ating kilikili, okay? Okay, nandun na nga pala tayo sa mga gels, diba? Diba lahat naman tayo eh, nakakapagpakalma sa atin ang malamig. Pero, hindi mo feel yung feeling ng gel is pwede naman yung mga lotions, body oil, body butters. Basta importante ma-moisturize yung ating skin. Yung tubig guys, sinabi ko kanina, basta pagkatapos nyo mag-beach, ayan, tubig talaga ha. Uminom ng tubig. And then after nyan, ay mag-stay muna kayo sa malamig na lugar. Ayan, sa hotel, sa kwarto. Huwag muna kayong lumabas para, alam mo yun, para syempre, pakalmahin nyo muna yung skin nyo. Pagpahingahin nyo muna yung skin nyo. Yun nga, sobrang isinagawa
hinabak nyo siya sa initan. Tapos, kung lalabas man kayo ulit, pupunta kayo ng beach ulit, or basta kung lalabas kayo is mag-suot pa rin kayo ulit ng mga sunscreens. And then, in addition, ang mga ginagawa ko pa is, lumalaklak agad ako ng mga gluta ko, ng collagen. Diba paano po kung ano, kung may sunburn ako, okay pa rin po ba akong maligo ng cool water? Yes. Okay na okay. Alright, alright. The cool water from a shower bath or cold compress works the inflammation that occurs around the sunburn. And of course, disclaimer lamang, hindi porket na ako ay gusto ko still na maputi ako, is masamang tao na ako. Ikaw, girl, is gusto mo magpaputi, is masama ka ng tao. So, kanya-kanya po tayo ha ng desisyon sa buhay. Kung dito ako masaya, respect. Kung doon siya masaya, respect. Kung masaya si girl na may tan line siya, saya si girl na dark yung skin niya, is respect, okay? Basta syempre, kanya-kanya kasi tayo ng happiness, okay? Hindi masamang magpapute, hindi masamang magpaganda. Nagiging masama lang siguro siya kung ano yung dahilan. Kung ang dahilan mo is kaya ka nagpapapute is dahil sa iba. Kung ang dahilan mo is kaya ka nagpapapute, sinabi ng nanay mo, sinabi ng tropa mo, sinabi ng jowa mo, pero hindi mo naman pala gusto, or hindi mo siya happiness. Doon lang naman siguro nagiging masama yung pagpapapute, di ba? Kakanda-kanda utang na, tas hindi nababayaran yung utang dahil sa pangbili ng mga gluta. So may mga paraan naman guys na kahit hindi tayo nagugluta is pumuputi yung ating skin. So eto, i-post natin yan. So ayun lang naman yung mga paraan ko para mapanatili pa rin mapute tayo kahit na nagbi-beach tayo. Tapos hanggat maaari ay stay muna kayo sa bahay, huwag muna kayo maglalabas para alam mo manumbalik yung kaputian nyo, yung nawala yung puti. Ayan. Guys, ha, hindi ko kayo pinupush na, ay, kailangan mo girl magluta ha. Dun lang to sa mga willing lang na magluta sila or what, okay? Sa kayo na nga, hindi naman gluta yung kasagutan para pumuti tayo. Maraming paraan. Ayan, yung mga tips nyo naman kung paano nyo napapanatiling maputi yung skin nyo kapag mahilig din kayong mag-beach, okay? Para, you know, makatulong din tayo sa iba. Alright, so that's all. Thank you so much for watching. So sana nagustuhan nyo itong video na ito and sana nakatulong ako sa inyong lahat. Okay, so don't forget to thumbs up this video and of course to share it sa mga friends mo. And kung hindi ka pa nagsusubscribe, please subscribe dito sa ating channel. Okay, see you again in my next vlog. Bye!